Yan monthly. So klaruhin po natin natin ito. Yung 89.9 billion pesos na unutilized funds noong 2023. Saan po ba nanggaling itong 89.9 billion? Pera nga po ba yan ng mga miyembro? Cheryl, gusto kong i-clarify, no? Ito pong 89.9 billion ay hindi nanggagaling sa mga kontribusyon nating mga direct contributors to PhilHealth. Mm-hmm. Yan po ay galing sa subsidiya na ibinibigay ng gobyerno para sa PhilHealth, para po dun sa premium ng mga indirect contributors. So ito po hindi galing dun sa mga nagsumusweldo na nagbabayad ng premium. At ito pong 89.9 is from the national government. Okay. Bakit hindi po ito nagamit? Actually, kung siya po ay titingnan natin as a premium subsidy, siya po ay nagamit na. Dahil bayad po siya sa premium ng mga indirect contributors. However, hindi rin naman po natin inaasahan na ang lahat naman ng miyembro ng PhilHealth ay magkakasakit para maibayad natin itong mga premium na ito. So, kung makikita nga po natin, ito pong 89.9 billion is an accumulation of unutilized funds starting po after pandemic. Hindi lang po ito ng 2023, but starting po after pandemic, ito po yung mga unutilized funds or yung natitira doon po sa pondo na binigay sa amin, at yung iba po ay nagamit na natin. Mm-hmm. So, wala po bang ibang pwedeng paggamitan para daw po na for the benefit of the members kesa ibalik pa po yan sa Treasury? Well, unang-una, bago pa po natin ito binalik or binigyan tayo ng kautusan na ibalik ito, ay tayo po ay man ay nagsimula na rin mag-expand ang ating benefits. Yan, yung konsulta in 2021, and then in 2023 po, tayo ay nag-increase na ng ating mga benepisyo, katulad halimbawa, nung 2023, yung ating pneumonia severe, from 26,000, ginawa na nating 90,000 pesos. Yung ating stroke, from 28,000, ginawa nating 80,000 pesos. And nung time na yon, naglabas na rin tayo ng mental health package. And then come 2024, nag-increase tayo ng mga benepisyo including the 30%, dialysis, dengue, bronchial asthma, and all. So, patuloy po tayong nag-expand na rin ng benepisyo. Now, bakit natin ibinalik yung pera? Yun po kasi ay nakasaad sa batas, yun pong General Appropriations Act of 2024 na pwedeng ibalik po yung pera, and ito ay sinundan ng DOF Circular. Pero para sa kaalaman din ng lahat, Cheryl, bago namin ibinalik yung pera, kami po ay nakipag-ugnayan sa mga regulatory agencies ng PhilHealth, katulad ng GCG, katulad po ng OGCC, at ng COA, kung tama po ba na ibabalik namin yung perang hinihingi ng batas at ng DOF. At ang kanila naman pong tugon sa amin ay legal naman daw po itong maibabalik. Kung kaya po ito ibinalik na namin, but so far, Cheryl, ang nababalik pa lang namin is around 30 billion out of the 89.9 billion. Mm-hmm. At naalala ko, parang ang paggagamitan po nung naibalik ay paunang gagamitin doon sa mga frontliners po natin, health workers na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin po ng bayad po nila noong serbisyong ibinigay nila during the pandemic. Yes, yun nga po ang binabanggit ng DOF at saka ng DBM kung saan paggagamitan. Pero hindi na rin po kami privy kung saan po ito paggagamitan. Pero ang sinasabi nga po is dun po sa mga unprogrammed funds, priority unprogrammed funds ng gobyerno. Isa din po sa sinasabi ng mga miyembro, kung may ganyan naman palang sobra, eh bakit hindi na lang babaan yung pong contribution? Ano po, is this something na kinoconsider po? Kasi yung pong iba,
lalo na po pag voluntary member, parang nabibigatan po sila dun sa percentage na kailangan pong ibayad. Yes, tama ka, Cheryl. Actually, ang sinasabi sa batas, kung meron kaming excess funds, matapos mabawas dun sa kinakailangang reserve fund, dalawa yung pwedeng gawin. Una, mag-increase kami ng mga benefisyo, which is ginagawa na namin ngayon. And pangalawa is ibaba yung premium contribution na kung saan ngayon ay pinag-aaralan namin kung ilang porsyento ang maaaring ibaba natin. But of course, to sustain din naman the program. So, yan po ay nasa table na ng pag-aaral natin ngayon kung maibababa natin at kung magkano natin maibababa ang premium contributions ng ating mga miyembro. Doon po sa pagbabago, sa pagtaas po ng premium contribution, hindi po ba natin nakitaan ang paggalaw na pagbaba doon po sa mga members na nakakabayad? Yun po kasing pagtaas natin ng premium contribution ngayong simula ng taon ay nasasaad sa batas sa RA 11223. Kung matatandaan mo, Cheryl, dalawang beses na defer yung pagtaas ng premium because of the pandemic. Mm-hmm. But ang sinasabi po sa batas ng UHC Act, by 2024, kailangan maitaas na natin yung pong premium contribution. So kami po sa pagtataas ng premium ng 2024 ay sumunod din lamang sa pinag-uutos ng batas. Okay, puntahan ko na po. We have 7 minutes.